sila. Pero naka-freelance sila. Tama, di ba? So, nagubuhay sila ng content. Okay. As the gateway of the cell is because the only place where substances can go inside and outside of the cell is through the plasma membrane or through the cell membrane. So ang definition natin ng function ng it regulates what goes in and what goes out of the cell. So when we say regulate, it means that the cell membrane is the one that controls who can go in and who can go out of the cell. So like we said, hindi lahat ng substances inside our body can, yung mga nasa loob ng individual cells, they cannot easily go out. Okay, so kasi it is actually being regulated or being controlled by this cell membrane. So we are going to learn all about the functions of the cell membrane at the same time or the different parts of a cell membrane, and we are going to learn siguro this week, but I'm not sure, most probably next week dun sa ating next na Zoom meeting, we will learn all about the different transportation or cell transport, different ways of cell transport materials in and out of the cell. Okay, so let's start. So this is what a cell membrane looks like under the electron microscope. So if you can see here, ayan. So itong parang linya na to, this part here is, okay. Ayan, ito siya. Ito yung cell membrane na yan. If you can see, dalawa yung line dyan. This line here is one layer of the cell membrane. Tapos itong medyong bandang loob is another layer of the cell membrane. Okay, so dalawang linya yan. If you can see, medyo empty yung nasa loob or walang laman dun sa pagitan ng dalawang layers ng cell membrane. So yung isang dark line here is the inner layer of the cell membrane, and then this other dark line here is the outer layer of the cell. So check it under the electron microscope. And this organelle, this plasma membrane or this cell membrane is actually very important. It is an important organelle in a cell because it carries out a variety of functions. So the first one is a protect to make an analogy about the cell membrane in real life. Para siyang yung gate or security guard sa isang establishment. For example, sa school, merong gate, tapos meron tayong mga nandyan si Kuya Michael na nagbabantay doon sa gate na yon. And if you can see, one of their responsibilities is to actually check kung sino yung mga taong pwedeng pumasok at pwedeng lumabas ng school. So for example, ang iaalaw lang ni Kuya Michael is yung mga students na nila, students ng sa ASI, naturally, hindi sila papayagan ni Kuya Michael na makapasok doon sa loob ng gate, di ba? Or, kung hindi sila students ng sa ASI, iti-check ni Kuya Michael, parents ba sila ng students ng sa ASI? Or sila na may ipaprocess ng mga documents or i-request sa school? Maaaring hindi sila students ngayon pero magiging future students sila. So yung mga yon, sinicheck yun ni Kuya Michael para i-analyze niya, i-determine niya if those people can the same, yung mga nasa loob na ng school, hindi yun basta-basta pwedeng lumabas. So i-check ni Kuya Michael, uwian na ba nung batang ito? So kung grade 11 siya, ang alam ni Kuya Michael, ang uwian ng grade 11 ay 4:45. So, hindi niya kayo papalabasin ng 3. O teacher Karen na early dismissal. So, pwede na silang pwede nang umuwi ng 3 p.m. So, ganun yung cell membrane. It's like the, sabi nga, gateway into the cell. Kasi siya yung nag-check kung sino yung pwedeng pumasok at siya yung nag-check kung sino yung pwedeng lumabas. So, the cell, it is actually called as selectively permeable. When we say permeable kasi, ibig sabihin pwede kang makapasok, pwede kang lumabas.
Pero ang ating cell membrane or plasma membrane is selective daw. Mapili siya. So, hindi lahat ng substances or hindi lahat ng stock at hindi rin lahat ng bagay na nasa loob ay pwedeng lumabas. So, siya ang nagre-regulate niyan by this characteristic that we call as selectively permeable. At the same time, dahil siya yung parang gateway, it provides a protective barrier. So, dyan, ibig sabihin, these are bacteria or viruses that carries diseases, hindi yun basta-basta makakapasok sa loob ng cell. Kasi meron siyang barrier or meron siyang gate na pwedeng i-open or pwedeng i-close. So, kung hindi siya na-determine ng cell pathogen na yun, will stay outside of the cell. So, it somehow forms a protective barrier. At the same time, if you can see later on, I will talk about the different components of the cell membrane. Merong part ng cell membrane that allows cell recognition. Okay? So, alam niya na, okay, ito ay red blood cell. Okay lang to kasi magdadala yan ng oxygen at saka magdadala yan ng food sa akin. So, iaalaw niya yung red blood cell. Inare-recognize nila yung isa't isa because of this particular component. So, pagka nakita niya na, wait lang, itong bakit hindi ito normal na nasa loob ng katawan, nare-recognize nila na may intruder, may outsider, or kung yung isa ay talagang normally part of the environment because they recognize each other. At the same time, your cell membrane provides anchoring sites for filaments of the slide additional structure into the cell. So sabi nga natin, kahit natusok-tusukin mo yung braso mo dyan, hindi tatagos yung daliri mo doon sa braso mo or hindi lulubog yung skin mo kasi merong cytoskeleton under the cell skeleton and how it helps maintain the shape and allows movement for certain kinds of cells. Another function of plasma membrane is that they provide binding sites for enzymes. If you go back to our topic of enzymes, lalo na yung mga competitive inhibitors, di ba? They have to bind to a binding site. At pag nakabind na sila dun sa binding site, saka na-activate yung enzyme. And your plasma membrane provides a binding site for enzyme. Okay? And then, your plasma surfaces, which allows cells to be grouped together. So, dikit-dikit sila. Hindi mo sila basta-basta pwedeng paghiwalayin because there are junctions in between cells. At yung junctions na yon or yung connections na yon is actually found in the plasma membrane. Okay? And then, yung tinatawag na cytoplasm. At yung cytoplasm na yon stays inside the cell because the cell is surrounded by what we call as your cell membrane. So, it contains the organelles inside. It contains the cytoplasm inside because your cell membrane is there. There is a barrier inside. Okay? And the reason why the cell membrane is particularly selective, bakit nire-regulate niya yung mga pumapasok inside and outside of the cell, is because one of the most important functions of your cell membrane is to maintain what we call as in equilibrium. It thrives in homeostasis. So, kailangan ma-maintain niya yung environment, yung acidity level, yung oxygen level, yung sugar level. Kailangan ma-maintain niya yon. And one of the ways that our body maintains homeostasis, make sure niya na yung internal conditions of the cell is well-balanced. And later on, we will learn about what happens to the cell pag hindi na-maintain itong tinatawag nating homeostasis. Okay? And homeostasis is also called as equilibrium. Ibig sabihin, equal, well-balanced yung nasa labas ng cell. So, na-maintain natin yung tinatawag na equilibrium. And like I said, this is a result, this homeostasis or this equilibrium is a result of the plasma membrane regulating what goes in and what goes out of the cell. Okay? So, yung mga gumagalaw-galaw doon sa taas is the cilia, which is used for movement.
Pero yung boundary niya, dyan sa cell na yan, is what we call as the cell membrane. And if you can notice, the cell is actually very fluid or flexible. It can change shape. So, elongate siya, tapos bigla siyang magiging circular, nagko-contract. Tapos mag-elongate ulit, and then magko-contract, elongate, and then contract. Pero, kung ano yung nasa loob ng cell, nasa loob pa rin. So, kahit na anong movement ng cell, kung ano yung nasa labas, hindi siya basta-basta nakakapasok. Because the cell membrane is a fluid, ibig sabihin, it can adapt to changes or to movement. And this movement is very common, especially for unicellular cells such as this. Let's say that this is a amoeba. So it's moving through what we call as cilia. So if doon ang isang organism na mag-move, kasi hindi niya nagagalaw or hindi niya nababago yung kanyang shape. So because the cell membrane is flexible and very fluid, unicellular cells are able to move in response to these changes in shape. Okay? So a modo na ginawa ng mga scientists to determine what the cell membrane looks like is it is a fluid mosaic model. So the reason why they call it fluid is because it can change shape. It can become any shape because it can move from side to side. It can be very flexible depending on the environment. And the reason why it's called a mosaic is because pag sinabi natin mosaic, yung usual na nakikita nating art sa mga simbahan or sometimes sa pinto ng mga, yung mga very colored. Wait lang, hanap tayo. Wait lang ah. Para maipakita natin. Ito ang tinatawag sa simbahan or common to sa mga pintuan ng, anong tawag dito? Ng mga banyo. And the reason why the cell membrane is compared to a mosaic is that iisa lang kasi yung mga components niya and then paulit-ulit lang siya. So for example, ito, kulay blue, paulit-ulit. So ganun yung itsura ng cell membrane. Ang mga components niya, iisa lang, hindi siya nadadagdagan, hindi siya nababawas, and then paulit-ulit lang yung itsura niya. So that's why the cell membrane is also likened to what we call as the fluid mosaic model. Conducted studies identifying how the cell membrane actually looks like, even nung mga panahon na hindi pa ganon ka-advanced yung kanilang electron microscope. Okay? So this is the structure of a cell membrane. Okay, so ito yung itsura niya, because these are the different components or the different parts of a cell membrane. So ang pinaka-importanting part dito is what we call as the lipid bilayer. Okay, so when we say lipid bilayer, it means that it has two layers. The first layer is here. So, dalawa yung orange, di ba? Isa sa taas, isa sa baba. Because it is a bilayer. It is composed of two layers. So, layer one, yung nandito sa inside of the cell. At the second layer is yung nandito sa outside of the cell. Okay? And if you can see, in between, actually, proteins that are embedded. So, may mga proteins na sobrang laki nila, you can find them spanning the cell membrane. So mula dito sa second layer, nandito rin siya sa first layer. So buong cell membrane, meron siyang protein na ganun. Meron namang nakadikit lang siya dun sa isang layer, pero wala na siya dun sa pangalawang layer. And then here, meron kayong mga carbohydrate chain. So we will learn more about this in detail. Let's go to the next slide. Okay, so this is the lipid bilayer. Yung orange kanina, ito yon. Later on, we will learn what a phospholipid looks like. But a phospholipid has a phosphate head. Ito yung kulay red dito. And then, meron siyang dalawang lipid na arms here. So this is a phosphate. And this is the first layer.
Ayan. And then, this is the second layer. So, pabaliktad naman. Nandito yung phosphate head, tapos nandiyan yung kanyang lipid na dalawa na naka-chain, na naka-attach doon sa phosphate head. That's why it is called as a phospholipid bilayer. It's isang nandito sa taas at saka isang nandito sa baba. Other than the phospholipid bilayer, we have what we call as cholesterol. You can find cholesterol in your cell membrane. Kaya nga, di ba, when we were learning all about the ang tawag dito, biological molecule, kung nabubuhay na wala siyang cholesterol sa loob ng kanyang katawan. All of us, kahit yung pinakapayat na kakilala mo, has some certain percentage or certain level of cholesterol inside their body. So, because you're pwedeng, ang isang tao, yung cell membrane niya ay walang cholesterol. Kasi this the cholesterol is the one that allows your cell membrane to be fluid. So yung movement ng cell membrane niyo, yung capability of the cell membrane to move and to change is cholesterol. So dahil may cholesterol diyan, very flexible ang ating cell membrane. You have to remember, 'di ba, that your cholesterol is liquid at room temperature. So, nakadikit sila dyan sa mga phospholipids na yan. So, somehow entirely liquid pero not entirely solid. So, parang jelly na galawin mo lang ng ganun, nag-jiggle na siya. So, yung movement na yon is made possible because of this cholesterol. And then, of course, we have these green ones and these are the proteins. So, sabi ko nga sa inyo, may iba't ibang uri ng protein. It spans the entire lipid bilayer. So, nandun siya sa taas at the same time, nandun din siya sa baba. Katulad nito. Diba? Malaki siya. Mula siya dito sa taas hanggang dito sa baba. The same here. Ang laki nitong protein na to, nandito siya sa taas hanggang dito sa baba. So, kapag yung to span the entire cell membrane, then that is what we call as integral protein. So, when we say integral protein, it means that it is integrated into the entire lipid bilayer. So, makikita natin siya mula sa taas hanggang sa pinakababa. Mga proteins na hindi sila ganun kalaki. You can only find them in one side of the cell membrane or naka-attach lang sila sa iisang part. But you cannot really find them na nagsaspan doon sa buong cell membrane na yon. So, these are what we call as peripheral protein. Nasa periphery lang sila. Either nandun lang sila sa taas or nandun lang sila sa baba. So, for example, ito, this is a peripheral protein. Kasi maa-access mo lang siya pag nandito ka sa side na to. Pero ito naman, this is also a peripheral protein. Kasi hindi mo siya maa-access dito. Access cell membrane. So, this is what we call as peripheral protein. So, magkaiba yon. Pag integral protein, ibig sabihin, kahit sa taas o sa baba, pwede mong i-access yung protein kasi nga, it spans the entire lipid bilayer. Whereas, pag peripheral protein, or nasa taas lang siya. Okay? So, yun yung difference ng peripheral protein versus integral protein. And then, sabi ko sa inyo, we will be showing you yung cytoskeleton. And this is an example of a cytoskeleton na naka-attach sa isang protein inside the cell meta layer na to. It provides additional structure into the cell. So, hindi siya basta-basta mapupungit, hindi siya basta-basta mabubutas. Or pag nag-iba yung shape niya, it has the ability to bounce back to its original shape, and that is made possible by the presence of membrane. Now, other than the cytoskeleton, meron din itong mga red chains na to. So, these are glucose chains that is called as glycocalyx. So, when we talk about glycocalyx, what we are talking about is more of a chain or link of glucose is sugar component. So, merong sugar or carbohydrate that is attached into the cell membrane. And this glucose or the sugar that is attached to this protein is what allows cells to communicate with each other. Pwede silang mag-send ng
isa because they are able to communicate with each other. And the communication and the recognition is made possible by the sugar that is found or the glucose that is found in the cell membrane, which is called as glycocalyx. So again, what are the components of a cell layer? So it is composed of phospholipids and it forms two layers. Kaya ang tawag sa kanya ay bilayer. Bi meaning dalawa, layer. So two layers of phospholipids. And then we have cholesterol. And this cholesterol is what makes the cell membrane fluid and flexible, the changing of the shape or the bouncing back to its original shape. So yung fluidity and flexibility of the cell is because there are cholesterol in the cell membrane. And then we have protein, but there are two kinds of proteins in the cell membrane. The peripheral protein and the ligands can only be found in one side, whereas the integral protein is found on both sides. And then we have cytoskeleton that is attached to the cell membrane, so it provides additional structure. And then we have the sugar or the glycocalyx, which identify each other. So yan yung tinatawag nating components of the cell membrane. Okay? Do we have any questions so far from the class? Ah, sige, ayaw niyong magtanong. Ayan, phospholipids, meron tayo niyan, peripheral and integral. And then we have carbohydrates, and we also have yung cytoskeleton. Okay. So, let me call on si Rosmeline. Rosmeline, pa-unmute ako, ate. Rosmeline, pa-unmute. Nakikita mo ba yung aking laser? Ano ang tawag dito sa component na ito? Itong kulay yellow na mga parang hiatos dito sa loob ng cell membrane. Anong tawag dyan? Sumasagot ba si Melin? Ba't di ko siya naririnig? Ako lang ba ang hindi nakakarinig kay Rosmeline? Noon? Sige nga, Troy. Anong tawag dito sa ano, sa kulay yellow na ito? Wait lang, feeling ko sa akin. Try mga magsalita. Hello. Ang tawag natin dito sa kulay yellow na ito. Phosphate membrane po. Yung yellow. Sure ka? How about si Rosmeline? Rosmeline, anong tawag dito sa yellow part? Teacher. Again? Teacher. Oh. Sa pa? Teacher. Wait nga, tignan natin kung ano yung chinat niya. Parang robot daw. Oo nga eh. Phosphate head? Hindi po siya phosphate head. Sino po ang makakasagot? Ano ang tawag natin dun sa kulay yellow na to na parang mga piatos? Yes, Kuya Rain. Cholesterol po ba? Very much. So itong mga yellow na to, yan yung tinatawag. Cholesterol. Cholesterol. Thank you very much kay Rin at saka kay David Michael. So yes, this is cholesterol. The yellow part is your cholesterol. Now, ano naman ang function? Sabi na eh, peke naman to si Troy. Troy, o sige, dahil sabi mo, ano ang function ng cholesterol sa cell membrane? What is the function of this cholesterol to the cell membrane? Irish Troy. Ma'am? Para saan yung cholesterol na yan? Mm.
dito sa. Ano saan? Yes. Ala try. Empress ma'am. Ah, sige. Sabi mo kasi, at, diba sabi mo eh. Baka biglang saan tayo mag-upay eh. Sino yung nag-chat-check natin? Okay. Love trip ka daw, Troy. Sabi ni Rosemary. Sige nga, let's try another student. David Michael, na-identify mo siya as cholesterol. Ano naman ang function ng cholesterol sa cell membrane? Okay na po. Parang kasama niya, sir, yung mga ano, mga proteins tsaka sugar. Okay. Tapos nagiging ano, parang blend. Pero ngayon, nagiging power din siya, sir. Okay, sige. Tignan natin yung sagot ng ibang tao. Nasaan si Rain? Rain, na-identify mo siya as protein. Ah, sorry, cholesterol. Ano ang function ng cholesterol sa cell membrane? Diyo siya ba, ano yung reason bakit nag-move yung ano, ginger? Okay. Yan. Tapos, siya yung reason. Tinara, Richard, diba, pag gumalaw, bumabalik ulit sa form. Okay. Thank you very much, Rain. So, ang purpose or ang function ng cholesterol sa cell membrane is that it is what makes it fluid and flexible. So, yung movement is made possible and yung pag-iiba ng shape ng cell. Kasi hindi siya square, hindi rin siya bilog. It changes shape. And the reason why is because there are cholesterol embedded in the cell membrane. So, kung makikita nyo dito, parang yung cell membrane naka-wave siya. Hindi siya straight na ganyan eh. Para siyang naka-wave. May pataas siya dito, tapos may bababa siya, and then eventually it will go up. So, para siyang naka-wave dyan. So, this is made possible because merong cholesterol embedded along the cell membrane. Okay? So, yung cholesterol na yan is very important. Pag walang cholesterol, ibig sabihin, very rigid yung inyong cell membrane. Hindi siya pwedeng magbago ng shape, hindi siya pwedeng mag-move kasi kailangan yun lang yung shape niya. Okay? Kapag walang cholesterol. Pero dahil may cholesterol siya, pwede siyang maging circular, pwede siyang maging oval, pwede siyang parang maging sunny side up, and it can move sidewards, forward, backward, kasi may cholesterol inside the cell membrane. Okay? Next, let's try to identify ano naman yung pangalan nitong kulay green na to. So, may mga kulay green dyan na parang mga piatos din. Okay? Ano ang tawag dyan sa kulay green na yan? Carbohydrate po. Thank you very much, Rosemilyn. Tama ka dyan, carbohydrates. Rosemilyn, for additional points, ano ang function ng carbohydrates? May initiative. Nawala na si ano? Si Rosemilyn. Milen. Ano yung function niya? If you volunteer, we have new partners, meron kang mga bagong kaibigan na makakilala, Pastor. Pas. Okay, sige. Sino daw ang makakatulong kay Rosemilyn na makakapagsabi kung ano ang function ng carbohydrates dito sa cell membrane na to? Melvin, can you try? Ano ang sa tingin mo or ano yung natatandaan mong function ng sugar dito sa cell membrane? Sino ba dito yung makatulong? Participating cell membrane. Ano po? Sa paligid natin. Ano? Ikaw na kung makita mo yung halat sa daan. Or dadaan na makita mo yung halat. Yung parang main function niya po, Chair? Yes. Para saan siya? Bakit yung cell membrane, ba't kailangan may carbohydrates? Para saan siya? Kasi nakakita mo yung halat. It makes you energized and yung sa nabasa ko, Chair, ano?
to recognize harmful cell. Okay. So the carbohydrates is more of for the communication at saka recognition ng cell. So iba-iba yung sugar na yan. Or iba-iba yung carbohydrates na yan. For example, kung tayo itong mahahabang to, yan yung carbohydrate chain ng mga cells that is found in the heart. Iba yung itsura ng carbohydrate chains that is found in the stomach. Iba din yung itsura ng carbohydrate chains in the red blood cell. So, meron silang parang ID. Meron silang carbohydrate chain na pare-pareho sila, which allows them to recognize each other. So, pag ibang cell, nare-recognize nila na, okay, ito ay red blood cell kasi iba yung carbohydrate chain na naka-attach sa kanya. So, carbohydrates in the cell membrane actually functions in cell recognition at saka sa cell communication. Okay, so yan yung ating carbohydrates. Next, ito namang kulay yellow sa ilalim. Ano ang tawag natin dito sa mga kulay yellow na parang noodles daan sa ilalim ng cell membrane? Ano ang tawag dyan? Itong mga to. Yellow. Ano ang tawag dyan, Jernan? Jernan? Yung kulay yellow sa ilalim, yung parang noodles. Ano ang tawag mo dyan? Yung mga yan dyan. It's fun. Tawag mo dyan. Ano yata, teacher? Yung ano? Lipids by layer ata yan. Hindi. Okay. Sige, sinabi na ni Rain yung sagot. Yun daw yung cytoskeleton. O sige, Troy Roman, ni-raise mo yung hand mo. Ano ang function ng cytoskeleton dito sa ating cell membrane? Ala. Kalas ka kayo, Troy. Wala. Nagpaas siya ng kamay eh. Alam ko yung pangalan, ma'am. Alam yung pangalan, cytoskeleton. O sige. Para saan yung cytoskeleton? Jernan, ano ang function ng cytoskeleton? Uy, Jernan J, ano ang function ng cytoskeleton? Ayaw. O sige, si Miguel J. Nature, wait lang. Easy ka lang, Jern. Easy ka lang. Ito naman si Rain, no? Rain, wait lang. Sinasabi mo na agad yung sagot, eh. Okay. Nature, ano yata? Yung to maintain cell, ano? Shape, ganon? Yes. Okay, sige. Tama ka dyan, Jernan. So, it provides support and it helps the cell maintains its shape. Okay? So, hindi siya super lambot, hindi rin siya super rigid. Kasi on top of the cytoskeleton, may mga additional support doon sa ilalim. So, sige, bigyan natin ng points si Jernan. Si Jernan J. Okay, next. Ano naman yung tawag dito sa mga kulay puti dito? Miguel James Denton. Itong kulay puting may bilog, tapos parang may paa siyang ganun. Tapos kulay puti ulit na bilog dito, tapos may paa ulit siyang ganun. Anong tawag dyan, James? Miguel James? Si Kirby. Denton, ano na? Anong tawag dyan sa kulay puti? Yung pinakamarami, lahat yan, kulay puti. Ano ang tawag natin dyan? Rosemilyn, anong tawag dyan? Sa kulay puti na yan. Okay, tama si Jernan. Pero kulang. Hindi lang siya phospholipid. It's the phospholipid by layer. Phospholipid by layer. So don't forget na hindi lang siya phospholipid. Kasi pag sinabi mo phospholipid, ibig sabihin iisang bilog lang tsaka dalawang paa. Yun ang phospholipid. Pero it's a phospholipid by layer. It means that it is two layers of
phospholipid. O sige, bigyan na nga natin ng additional points to si Jernan para sa first phospholipid. Next, ano naman yung tawag dun sa maraming kulay purple na parang mga patatas dyan sa ating cell membrane? Protein! Yes, thank you very much, Milene. Ang bilis eh, diba? Ang bilis ni Rosemilene. Ayan, sige. So, yan yung tinatawag nating proteins. And these proteins are important kasi kung napapansin ninyo, sa kanya nakakabit yung mga carbohydrates. So, binding sites siya for carbohydrates. At the same time, yung ating cell transport, ito yung gate na pwede mong buksan at isara. Yan yung proteins. So, ibig sabihin, yung ibang substances goes inside and outside of the cell membrane, ang dinadaanan nila ay yung proteins. So, the actual cell transport or most of the cell transports happen in what we call as proteins. Okay? So, yan yung mga components or yan yung mga parts ng ating cell membrane. Okay? So, isa-isahin natin sila, no? So, ito na yung phospholipid. So, ang itsura nga niya, meron siyang ulo dito, tapos meron siyang hydrocarbon chain, dalawang hydrocarbon chain. Kasi your phospholipid, coming from the name phospholipid, it is composed of a phosphate head. So, itong bilog na to, this is phosphate. Kaya makikita nyo dyan, letter P, kasi phosphate siya. Tapos may naka-attach sa kanya na dalawang hydrocarbon chains or meron siyang yung tinatawag na fatty acid chains. So itong parang zigzag na to, kung matatandaan nyo, di ba, yung lipids, ano ba ang itsura niya? It's a hydrocarbon chain. So ibig sabihin, yung gitna, lahat letter C for carbon. Tapos sa labas niya, lahat yon ay hydrogen. So ito ay isang lipid or isang hydrocarbon chain or fatty acid. Tapos meron pa siyang pangalawa. So isang phosphate head at saka dalawang fatty acid chain. So dahil ito ay lipid, ibig sabihin, this is what we call as nonpolar. So when we say nonpolar, ibig sabihin, ano ang itsura ng oil ninyo? Di ba? Hindi siya nagmi-mix sa water. So, itong fatty acid chains na to does not mix with water. It is actually nonpolar. So, ang tawag natin dyan ay hydrophobic. Sulat natin. Hi. Dito na lang. Hydrophobic. So, when we say hydrophobic, ibig sabihin takot siya sa tubig. Ayaw niyang mag-mix sa tubig. Kasi nga, this is a lipid and we all know that oil does not mix with water. Okay, so this fatty acid chain is what we call as hydrophobic. And then, itong ating polar phosphate head is polar. Ibig sabihin, okay lang siyang mag-mix sa water. So, ang tawag natin doon ay hydrophilic. So, hydrophilic means it is water-loving. Okay, so when we say water-loving, ibig sabihin, okay lang siya with water, it mixes well with water. So, dahil, pagbabalikan natin itong ating cell membrane, ibig sabihin, itong mga bilog na to, they mix well with water. Pero yung gitna, which is the hydrophobic part or the hydrophobic fatty acid chain, ayaw nila ng tubig. Kaya nalilimit or nare-regulate ng cell membrane what goes in and out of the cell. Kasi may parang lipid layer siya dito sa gitna na hindi makakapasok lahat ng materials. Okay? So again, the phosphate head is hydrophilic, meaning it is water-loving, whereas this fatty acid chain is hydrophobic, meaning it is afraid of water. Okay? Naintindihan yung hydrophilic at saka hydrophobic? So, medyo madali lang siyang tandaan. Phobia kasi, di ba? Takot. So, itong fatty acid chain ay takot sa tubig. Whereas, itong phosphate head ay hindi siya takot sa tubig. So, okay lang siyang mag-mix with water. Okay? So, that is our
phospholipid. Okay? So sabi natin dito, polar heads, which is the phosphate head here, itong mga bilog na to, they are hydrophilic or water-loving. Whereas yung non-polar tails, itong nasa gitna, this is the fatty acid chain or the fatty acid tails. They are hydrophobic or water-fearing. Takot sila sa water. So yung water inside the cell cannot go outside kasi mahaharangan siya nitong itong non-polar hydrophobic layer dito sa gitna. The same, the water outside cannot go inside kasi may harang siya dito na oil part, the non-polar hydrophobic layer inside of the lipid bilayer. Okay? Which is what makes the cell membrane very selective or it allows it to regulate what goes in and out of the cell. Sabi natin, di ba, cell membrane is selectively permeable. So, hindi siya basta-basta makakapasok. So, itong water na to, hindi siya makakapasok dito sa lipid bilayer. Okay? Kasi siya ay non-polar substance. Pero yung mga polar substances, okay lang, nakakapasok sila dito sa lipid bilayer. Okay? So, again, this is our lipid bilayer. So, di ba sabi natin, lipid bilayer siya. So, ito yung first layer, tapos ito yung second layer. So, itong part na to is the phosphate head. So, this is phosphate 1. This is phosphate 2. This is phosphate 3. And then, this is phosphate 4. Okay? So, sabi niya, aqueous environment. So, this color blue here is water. It cannot go inside kasi itong kulay pink is the hydrophobic part. It does not mix with water. So, meron siyang fatty acid tails dyan, dalawa. So, this is fatty acid tail number 1, fatty acid tail number 2, fatty acid tail number 3, and then this is number 4, this is number 5, this is number 6, 7, and 8. So, ito yung first layer. And then, on the second layer, the same here, may dalawang fatty acid tail for every phospholipid. So, yung aqueous environment here, it cannot go on this side. The same, the aqueous environment here cannot go on the other side. Kasi yung pink in the middle is hydrophobic, meaning ayaw niya ng water. So, hindi siya nagmi-mix with water. Okay, now let's go to the next slide. So, ito ulit yung inyong lipid bilayer. So, pag in-isolate nyo itong isa, ito ang itsura niya. So, this is a phospholipid molecule. Meron siyang phosphate head, which is hydrophilic, polar siya. And then, meron siyang dalawang fatty acid tails. Hydrophilic siya, non-polar. So, pag pinagdikit-dikit mo yon, it forms one layer. Pag pinagdikit-dikit mo ulit siya sa baba, it forms the second layer. That's why it is called a phospholipid bilayer. So, pansinin ninyo, yung letter A, the picture is a phospholipid molecule. Whereas letter B, it's a phospholipid bilayer, meaning two layers of phospholipids. At because it forms like that, ibig sabihin, the inside and the outside of the cell membrane is actually hydrophilic. So, may water dyan, watery cytosol. Okay lang yon. Kasi on the inside and on the outside of the cell membrane, nakaharap yung phosphate head, which is hydrophilic, water-loving siya. Sa gitna ng mga phosphate heads, nandoon yung hydrophobic region of the cell membrane, which does not allow mixing with water. Okay? So, yung magkabilang labas niya, okay lang with water, yung nasa gitna ang ayaw sa water. Okay? So, again, if this is a non-polar molecule, it cannot go inside. So, kung mapapansin nyo, hindi siya nakapasok. The same here, if this is a non-polar molecule, di rin siya nakalabas.
Pero yung mga polar molecules, katulad nitong kulay white na to, it can easily go in and out of the cell. Okay, so sabi, hydrophobic molecules pass through freely, whereas the hydrophilic molecules do not pass through freely. I-annotate ko lang ha, para ano, if you are taking down notes, mas okay. Pag sinabi natin hydrophobic, ibig sabihin non-polar siya. At pag sinabi natin hydrophilic, ibig sabihin polar siya. At ayaw. Polar molecules. So, polar molecules are hydrophilic, ibig sabihin okay lang sila. Hindi sila pwedeng lumabas or pumasok. Whereas nonpolar or hydrophobic molecules, sila lang yung nakaka-go in and out of the cell. Okay? Next. So, hydrophobic molecules pass easily. Hydrophilic molecules do not pass easily. Therefore, your nonpolar molecules, they can easily go in and out. Whereas your polar molecules cannot go in or they cannot go out. Okay? So, yan yung pumapasok yung idea of solubility. Because some substances are easily soluble. Wait lang, alisin natin yun. Okay. So, materials that are soluble in lipids can pass through the cell membrane. At ano nga ba yung soluble in lipids? Siyempre, yung mga nonpolar molecules. And because they are nonpolar molecules, ibig sabihin, they are hydrophobic in nature. So, itong mga to, pwede silang makapasok doon sa cell membrane. Wala silang problema. Hindi mahirap para sa kanila to go in and outside of the cell because they are easily soluble in lipids. So for example, yung lipid natin is oil. Tapos nilagyan mo rin siya ng another oil. So yung oil can go in and out of the cell membrane. Pero pag water siya, hindi siya soluble sa lipids. It is polar and it is hydrophilic. So, ibig sabihin, hindi siya magpa-pass through doon sa cell membrane. Okay? So, let's go to the next slide. So, ayan. Yung solubility, yung idea of solubility is that small molecules and larger hydrophobic molecules can move through easily. Okay? So, for example, oxygen and carbon dioxide, it can move through easily sa ating cell membrane. Okay, pero yung mga ions and hydrophilic molecules, hindi sila basta-basta makakapasok. So they need the help of what we call as proteins in order for them to go in and out of the cell. Okay? So merong iba't ibang uri ng transport that happens inside and outside of the cell. And yung pinaka-common is what we call as the simple diffusion. So, if you will imagine, meron kang baso ng tubig, tapos nilagyan mo siya ng konting coffee granules or coffee powder. Ano ang mapapansin mo? Yung kulay brown na coffee powder, it will slowly mix with the water until it reaches a point na yung liquid mo ay kulay brown na. Hindi mo na makita kung nasan yung water part at saka kung nasan yung coffee because they mixed well together. Okay? So, ang tawag doon ay simple diffusion. Because in simple diffusion, the molecules move from a region of high concentration kung saan mo drain up yung coffee powder, yun yung area of high concentration. And then it will slowly move towards the area of low concentration until it reaches equilibrium. So for example, meron tayong, I'm not sure if you're drinking or not, pero meron dibang silang ginagawa yung merong gin na bote dito. Tapos, nilalagyan nila ng lime. So, ang gagawin nila is magkapatong na ganon. And then, makikita nyo yung lime, yung kulay green or yellowish na lime.
it will go around, bababa siya dito, and then it will mix with the gene. And then after, makikita nyo may movement yon, umiikot. Yung gene goes up and then the lime goes down, umiikot siya. And then after some time, makikita nyo, wala lang movement doon sa liquid. Ibig sabihin, na-mix na ng maayos yung gin at saka yung lime tonic. Okay? So, pag hindi na siya nag-move, ibig sabihin, na-achieve niya na yung tinatawag nating equilibrium. So, ang gagawin nila doon, paghihiwalayin na nila yung dalawang bottle kasi equally mixed na sila. So, you don't need to measure yung mga bartender. They don't need to measure, okay, 500 ml dito, 500 ml dito. No. All they need to do is to use the concept of simple diffusion, and then yung alcoholic beverage will start mixing itself. So, I'm sure nakakita na kayo niyan. Huwag tayong magmaang-maangan dito. Okay, so alam ko nakakita na kayo ng mga yung boteng upside down, tapos yung lime umiikot, nag-move siya. So, ayun. Okay, so yun yung idea of simple diffusion. The movement will only be possible if they are not yet equal. But once equilibrium or homeostasis is achieved, then the transportation or the movement of the molecules will stop. Okay? So, yung diffusion kasi is a passive process. So, when we say passive process, ibig sabihin, it does not need energy. Okay? So, hindi niya na kailangan haluin pa, hindi niya na kailangan magdagdag ng heat. On their own, it will, parang hahaluin nila yung sarili nila. The same, pag may baso ka ng tubig dyan, tapos naglagay ka ng drop ng food color, the food color, humahalo siya doon sa tubig. Kahit hindi mo haluin, after some time, mapapansin mo, nakahalo na or well incorporated na yung water, yung liquid na food coloring na yon doon sa water mo. So that is what we call as diffusion. Okay, so ito yung example na sinasabi ko. So if you're going to drop food color or dye in a glass of water, so originally the dye will stay here. So itong area na to, this is the region of high concentration. But if you will notice, yung dye, kahit hindi mo haluin, kahit hindi mo galawin, it moves from the region of high concentration, it will go pababa and then go up ulit dun sa area na wala pang dye. Until sometime that the dye or the food color is evenly distributed dito sa ating water. So hindi mo siya hinalo, pero kung mapapansin mo, kulay red or pinkish na yung liquid. Kasi the dye moved around until it reaches what we call as equilibrium. If we're going to look at that in a very molecular level, so the food dye is the circles here, the red circles here. So this is the area or the region of high concentration. And then it will disperse around the water. Yung water molecules is the blue ones until it reaches a point na evenly distributed na siya. So lahat ng area meron ng dye molecules, and then lahat ng area meron na ring tinatawag na water molecules. So ito na siya. At this point, it has already achieved what we call as equilibrium. So it will stop moving. The dye molecules will stop moving kasi well incorporated na sila doon sa glass of water. So that is diffusion. It does not need energy. It's also the reason why, siguro, nung face-to-face, I'm not sure, merong kaklase kayo na nakaupo sa likod or nakaupo sa harap, umutot, naamoy nung tao na nandun sa harap. Bakit? Kasi yung gas na finart mo, it moves doon sa ating air. So it diffuses itself to the point na nakarating na siya doon sa harap. Kasi yung harap, yun yung region of lower concentration. So lahat na ng klase nakaamoy, ibig sabihin, equilibrium na yon. Evenly distributed na yung utot mo doon sa buong classroom. So yan yung diffusion. Again, it's a passive kind of transport. It does not need energy. It just does things by itself. Okay? So what you have to remember is that diffusion always
from a region of high concentration to a region of lower concentration. So this is what we call as diffusion through a selectively permeable membrane. And when we talk about diffusion of materials through a selectively permeable membrane, we are talking about what we call as osmosis. So this one, yung kanina, kung mapapansin ninyo, yung doon sa food dye, walang cell membrane doon. Okay, because that is water. So wala naman siyang organelle of cell membrane. But let's say, for example, that this is a cell and there is a cell membrane. And the cell membrane is this line here that separates inside from the outside. So for example, here is the cell membrane, which separates two areas or two regions. So if water or the materials will diffuse through a membrane, then that is what we call as osmosis. At ang movement lagi niya is always from a region of high concentration. So mas marami yung green circles dito. So ang movement niya papunta dito sa area of lower concentration. So yan yung normal na movement ng materials. And this kind of movement does not require or hindi niya kailangan ng energy. So it will easily just go down to the region of lower concentration on its own. Okay? So this is what we call as osmosis. And if you will notice, the solute, the green circles here, will go here sa area of lower concentration. So yan yung tinatawag nating concentration gradient. So pagka ang passive transport always follows what we call of concentration gradient. So concentration gradient from high to low. Okay? So yan yung lagi niyong katandaan. So again here, this is more of an animated version. So originally on this area, mas marami yung solute or yung mga yellow na circles. And then the broken line here is the semi-permeable membrane. So if we will notice, dun sa final state niya, nag-move down yung mga yellow circles going to this side. And then it stopped moving once it reached equilibrium. So ganun yung osmosis. Okay, it will move, diffusion and osmosis will move from region of high to a region of low. And then it will stop moving once equilibrium is established. Okay? So this is another animated version. Alisin lang natin yung aking annotation. So this is an example of tawag dito, diffusion of water across the cellular membrane. Yung mga kulay green na circles, those are polar substances. So kung mapapansin mo, napapansin nyo, hindi sila, they cannot go across the cell membrane. So on this side, apat yung green na circles. Hindi yan nadagdagan, hindi yan nabawasan. Kasi hindi sila pwedeng pumasok dun sa cell membrane. The same here, on this side, marami yung kulay green na circles. Pero hindi sila nababawasan, hindi rin sila nadadagdagan because they just stay on that side. They are not able to traverse the cell membrane. Ano ang nagmo-move? Yung water. So yung kulay blue na yan, tapos parang may dalawang kulay silver dito. Yan yung water molecules. Okay? So yung water molecules are able to go in and out of the cell membrane. So ang movement niya is from a region of higher concentration to lower concentration. So ang movement niya pabalik-balik. Depende sa kung nasaan yung lower concentration. So kung dito nagsimula yung high concentration, papunta siya dito. Kung nauna dito na marami, papunta siya on the other side. So only the water molecules are able to move across the cell membrane. Ano yung sabi niya kanina? Oxygen, carbon dioxide, and water, they are non-polar substances, meaning they can just go across the cell membrane. Pero yung mga polar substances, hindi sila basta-basta pwedeng mag-go in or out of the cell. Okay? So, ang dito sa area na to, yung high water potential,
So, dito yung low water potential. So, ang movement niya ay pag-anon. From this side going to this side. Pero, yan, yung arrow na yan. Yung solute concentration niya, mababa dito. Yung solute concentration, mataas dito. Pero hindi siya mag-move kasi it is a polar substance. So, nakaharang yung ating cell membrane. So, protective barrier. So, meron tayong tinatawag na mga aquaporins. And these are areas where your water molecules can pass through inside and outside of the cell. Okay? Let's continue. So, ito yung related doon sa inyong magiging experiment. Binigay na siya 3 weeks ago before nag-start yung second quarter. Naka-print na yan. If you will check your modules, meron dong experiment na ang pangalan ay osmosis of a potato. Troy, pagkakumuha ka ng modules or kung sino yung kukuha ng modules mo, paki-remind, pakisabihan si Sir John Ray na parehong first page yung naibigay sa'yo. Okay? Kasi si Sir John Ray yung nag-aayos ng modules ninyo. So, hindi ko alam kung nasan yung extra pages, kung may extra pages siya. Kung wala, magre-request na lang siya kay Miss Karen. Basta remind lang na yung naibigay sa'yo last time ay parehong first page. Okay? So, ito kasi yung magiging performance task ninyo or ito yung magiging activity nyo the end of this week hanggang next week. Okay? So, i-discuss ko na siya, yung osmosis of a potato. So, this is what we call as an isotonic solution. In an isotonic solution, wait lang, may nag-chat. Okay lang, Troy, or kung gusto mo, ang tawag dito, naka-upload yung file sa LMS, login ka na lang sa LMS, yung sinend ko sa group chat ninyo kanina. Tapos, pag pinindot mo yung link ng osmosis of a potato doon, idadirect ka niya doon sa aking, ang tawag dito? Dadirect ka niya doon sa actual file sa Google Drive ko. So, pwedeng doon mo na lang kopyahin. Kung gusto mo, doon mo na lang sagutan. Or, kung gusto mo, i-print mo siya. Tapos yun na lang yung i-submit mo sa susunod. Ito, sinend ko sa chat box yung screenshot ng targets natin for this week. Punta ka na lang sa LMS, pwede yon. Tapos i-click mo na lang yung link ng osmosis of a potato. Okay? Okay, sige. The same dun kay Hannah. Kasi talagang online siya nagsasagot. Okay. So, before we go to the idea of isotonic solution, remind natin that we have what we call as solute and we have what we call as your solvent. Okay? Solute and solvent is actually a grade 7 topic. So let's try to remember, I know grade 12 na kayo, pero let's try to remember ano ang solute at ano ang solvent. Jernan. Oy, Jernan, ano na? Jernan, Jer? Ang lag, Jer? Ang lag ba? Sige, ano yung solute at ano yung solvent? Paki-define or paki-differentiate ano yung solute at ano yung solvent? Ito, si Miguel James Denton. Alam kong tinuro ni Teacher Lera sa inyo to nung grade 7 kayo. Rain? Pakialala, ano ang solute at ano ang solvent? Melvin, try. Grade 7 pa itong kasing topic na ito. Sure, alam ko na, sure. O, sige nga, ano? Yung ano, sure, solute, yung mga na-dissolve sabay yung solvent. Yung ano, sure, na... Yung ano pala, sure, solute. Naka-dissolve. Tapos yung baliktad, solvent. Baliktad, tama na yung una eh. Ay, baliktad ba? Ay, gusto ganun, chair. Baliktaran lang. Sinong teacher mo ng high school? Baliktad ulit ka. Sinong high school science teacher mo ng high school? I-message mo siya. Magpasalamat ka, ma'am. Natandaan ko pa po yung solute at saka solvent. Kaya dahil sa'yo, nabigyan po ako ng plus 3 ng teacher ko. Okay?
Okay, so baliktad, tama na yung una. Yung solute, ito yung dinidissolve. Yung solvent, ito yung nang didissolve. Okay? So for example, in a saline solution meaning we are going to add salt and water. Ang solute natin ay itong NaCl, which is your salt. At ang ating solvent ay ating water. Kaya nga meron tayong tinatawag na water is a universal solvent. Kasi maraming substances ang kayang i-dissolve ng water. So, for example, this is a cell. Okay? And we have the inside of the cell, ito yung kulay yellow. And then the outside of the cell is itong kulay green. Okay? So, the environment is the outside of the cell. Yung yellow is the inside of the cell. Inside of the cell, we have 10% sodium chloride or salt. And there is 90% of water inside of the cell. Outside of the cell is the same. May 10% na sodium chloride or salt and 90% na water. So if you will notice, pareho lang. What is inside of the cell is actually the same as what is outside of the cell. So this is what we call as isotonic solution. So in an isotonic solution, there is equilibrium. Ibig sabihin, equal yung amount of solute inside and outside of the cell. At the same time, equal yung amount ng solvent inside and outside of the cell. So because it is equal, there is equilibrium in the isotonic solution, then there is no net movement. Ibig sabihin, walang movement between the molecules kasi pantay lang sila. Okay, so walang magmo-move dyan, walang papasok sa cell, walang lalabas sa cell because they are just the same. What is inside is the same amount as what is on the outside. So this is what we call as an isotonic solution. But, okay, so ano ang direction of the water movement? Wala, kasi yung water will not move. There's 90% water here and there's 90% water there. So wala kang region of high or low concentration because they're actually just the same in terms of amount. So there is no movement in terms of the water. Okay, so hindi sila gagalaw. Pero the cell is at equilibrium kasi they have equal amounts. But in an hypotonic solution, paki-take note ha, in a hypotonic solution, it means that the water outside is higher than the water inside. So again, the green is the environment. This is the outside of the cell. And then the yellow part here is the inside of the cell. If you can see, water on the inside is only 80%. Whereas the water amount or the water level outside of the cell is 90%. Mas malaki. So in this part, hindi sila equal. So pag mas malaki yung level on the outside, then we call it as hypotonic solution. And in this kind of solution, there will be movement of water. Can you tell me, papunta saan yung water? Will it go outside or will it go inside of the cell? Melvin? Chair, ano ba yung chair? Nag-ano ko si chair, naglalag. Okay. So, in a hypotonic solution, take in mind the idea of concentration gradient. Saang direction magmumove yung water? Will it move from the outside going to the inside? Or it will move from the inside going to the outside? Hanggang 4 lang pala. Parang ano, chair? Going inside, chair. Bakit going inside, Kuya Melvin? Tama yung sagot mo. It will go inside. Why? Because sabihin mo pas. Bakit siya magmo-move inside?
Oh, tama si Melvin. It will move inside. But why? Can you tell me why it will move inside? Try ulit natin si Miguel James Denton. Miguel, why will it move inside? Asan na si Miguel? Miguel, why will it move inside? How about si Troy? Troy, bakit siya mag-move inside? Asan na si Irish Troy? So sabi ni Melvin, it will all go inside, from outside going to the inside of the cell. Bakit? Mag-restroom na yung mag-restroom. Then you will check. Hala, wala nang nakikinig. Wala nang sumasagot. David Michael. Kaya kasi nandun yung lower, Ben? Lower... Concentration. Concentration, Chair. Yun. Okay. So, tama si David Michael. Kasi nga, di ba, concentration gradient is the movement from a region of higher concentration to lower concentration. Nasaan ba yung higher concentration? It is outside of the cell, 90%. So, ang movement niya, papunta dun sa area where the concentration is low, which is here inside the cell. It only has 80% of the water. So, ang movement niya is from 90% going to the 80%. So, pag naging 85% na siya, then it has already achieved equilibrium. Therefore, the water will stop moving. Kasi equal na siyang 85 on the outside and 85 on the inside. Okay, so tama si David Michael. The water will go inside of the cell. Anong mangyayari sa cell? Pumasok yung tubig, anong mangyayari sa cell? Kuya Melvin. O sige, si Rain. Anong mangyayari sa cell? Scattered. It will scatter. Parang magiging equal lahat sa loob at labas. Yes, nag-equal na siya. So anong nangyari sa cell? Nadagdagan siya ng tubig. Anong mangyayari sa cell? What do you think will happen to the cell? Lalaki. Yes. It will swell or it will increase in size. Okay? So the direction of the movement, okay, is ay hindi na niya inano. Okay. So the movement is from the green, ito yung environment outside of the cell going inside of the cell. And because the water moved inside of the cell, then the cell will swell. It will grow in size. It will become bigger, which is actually the opposite for what we call as hypertonic solution. In a hypertonic solution, the concentration of water inside of the cell is higher compared to the concentration of water outside of the cell. So there will be water movement. Pero saan ang direction ng movement of the water? Troy, Roman, ano ang direction ng movement ng water? Tulog na ata to si Troy ay. Troy, ano na? Ano ang direction of the water movement? Uy, gising. Tama yung aso talaga. Sino makakasagot? Rosmilin, ano ang direction ng water movement? Wala na. Anong wala? Hindi naman sila equal eh. 95 sa loob, 85 sa labas. Ano? Palabas na daw po, Chair. Yung nasa loob, Chair? Oo. Anong mangyayari? Rar, 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 rar. Labas. Lalabas, yes. Tama si Rosmilin.
Because 95% is a region of high concentration. So saan ang movement niya? Papunta sa low concentration. Nasaan yung low concentration? Nasa labas. So ang movement niya ay lalabas. So 95%, it will move, some part of it will move until it reaches equilibrium. So ang movement niya is from the inside of the cell going to the outside. Now, lumabas yung tubig. Anong nangyari sa cell, Troy? Ano nangyari? Ha? Lumiit. Lumiit or nag-deflate? Or nag-shrink? So, nag-shrink siya, nag-deflate, or lumiit. So, tama yon. So, eto na siya. So, this is what happens in real life. So, your cells can actually undergo this depending on the solution. So kapag ka isotonic, this is hypotonic. So pag sabi natin, di ba, hypotonic, ibig sabihin, the water on the outside is higher. So mas malabas yung, mas malaki sa labas. So ang mangyayari, the water will go into the cell. So ang nangyayari dito sa cell, siya ay lumalaki. Until it reaches to the point na sobrang laki na siya, pwedeng sumabog yung red blood cell. So pwede siyang mag masira yung cell dahil sa too much water that goes inside. Pero pag hypertonic siya, ibig sabihin mas konti yung concentration of water inside of the cell. So the water will go outside. So the cell will shrink. Pero pag isotonic solution, ibig sabihin equilibrium siya. Therefore, walang movement of water. So the cell or the red blood cell will remain the same in terms of size. Okay? So ayan yung drawing. Pag isotonic solution, walang movement kasi equal yung concentration. So the red blood cell will remain the same. Pag hypotonic, ibig sabihin the water will go inside until it swells in size and it can even undergo what we call as cytolysis. Ito yung part na nasira na yung cell, sumabog na siya because of the water that went inside of the cell. Or during the hypertonic solution, the water goes outside. So what happens is the cell will shrink or what we call as plasmolysis. Okay? So again, normal cells, isotonic, hypotonic, the cell will swell and burst, which is what we call as cytolysis. Hypertonic, the cells will shrink and it will undergo what we call as plasmolysis. Okay, let's try to answer this. What kind of solution can we find in the first picture, Troy? Anong klaseng solution ito? Hala, tinulugan ulit ako. Ano na? Last na to. Ano na? Sana si Troy? Itanong sa sarili kung saan ang wala nang sumasagot. Jernan, ano tong first picture? Jernan, Jer. Itong first picture, anong klaseng solution to? Ayan na, binigay ko na, isotonic. So pag isotonic, no movement. Yung pangalawa, hypotonic, cytolysis. At yung dulo ay hypertonic plasmolysis. Okay? So, tatandaan nyo yan ha. This is the concept that you will be using for your experiment that is entitled Osmosis of Potato. Okay? So, ayan, I will...